Hello, what's up guys? Good afternoon. So ayun, for today's vlog ay magre-review tayo ng NWOW ERB. So ayun, na-purchase ko siya last May. Ayan. Ayan yung selling price niya is 37,000 pero since nag-reserve ako during the ECQ meron akong discount na 1,000 plus may 2,000 discount pa kapag cash. So ayan, bali 34,000 lang siya. At syempre available din siya sa installment basis. Ayun, kontakin niyo lang yung pinakamalapit na branch nila. Yung para dun sa quotation ng price kapag installment. So far, so good naman yung experience ko dito sa NWOW ERB na ito. Ayan, satisfy ako. Sa takbo niya, ayan, maganda yung takbo niya. Hanggang 37 yung max kapag full charge. Then, ayan, yung smooth niya sa lubak, ayos naman. Kasi meron nga siyang mga shock. Ayan, sa likod meron siyang dual shock. Papakita ako. Meron siyang shock absorber dito sa likod and kabilaan. Meron pa rin dito sa ayan, sa loob. Dito pa rin 'yan. Ayan. Kaya maganda siya sa lubak. So ayun guys, to begin with, ito nga yung as nakikita nyo, meron siyang susi at saka yung remote. Ito muna yung susi. So yung susi, ito yung susian niya. Currency. Mamaya natin i-ano yung mga nakalagay dito sa screen. Digital na yan. So, patay muna natin. Then, ito yung kanyang remote. Yan. As you can see, meron siyang apat na button. So, ito. First muna tayo dito sa kanan. Ito. Ito yung parang kidlat. Ito yung buhayan niya. Testing natin. Dalawang press lang siya. Tapos kapag papatayin mo naman, ito. Then, kapag gusto mo siyang ilock, ito naman. Tunog siya. Kapag nag-ano. Na-alarm siya. Nag-a-alarm siya, guys. So, ito naman. Para mahanap ko siya. Kasi in case, halimbawa, nakapark kayo sa mall tapos hindi mo makita kasi maraming katulad. Ayun, pindutin mo lang ito. Then, ayun, dito naman tayo sa screen niya. So, yung screen niya, ayun, LED. Makikita natin dito is yung kung ilang percent na lang yung battery niya. Kapag full siya is nasa 52-53. Kapag low bat naman siya is nasa 41-42. So ayan yung bar, may bawas na siya. Then ito, ito yung speedometer. Speed, makikita mo yung speed kung gaano kabilis yung takbo. Then makikita mo naman dito sa side na to is yung oras, kung ilang minuto mo na siyang gamit. Tapos ito, kung ilang kilometro na yung naitatakbo ng e-bike. So dito naman tayo sa function niya sa manubela. So first, ito yung kanyang throttle, kanyang silinyador. Siya yung nagdi-determine kung gaano mo siya bibilisan. Then ito, kung nakikita nyo itong anong to, ayan yung red button na yan, may number siya, 1 to 3. Ayan, ito yung speed selector mo. Ayan, 1, speed ng 1 ay hanggang 27 kilometers, mga ganyan. Tapos yung 2 naman, mga hanggang 32, mga ganyan siguro. Then hanggang ang 3, hanggang 36-37, yan. Then dito naman sa kaliwa, ayan, kita mo, ito yung kanyang pauna, tapos ito yung reverse pagpataas, makataas. Then ito yung kanyang signal light, yan, ito yung kaliwa. Ayan, makikita mo dito. Then, ito na lang yung pakanan. Ayan. Then, busina. Ayan. Ayan, may side mirror din siya. Ayan. Punta tayo dito sa baba. Meron siyang foot brake. Ayan.
Sa likod naman yung foot brake niya. So parehong gulong yung. Then dito naman sa harap, meron siyang basket. Kapag halimbawa namili kayo sa convenience store lang, unti lang pinamili nyo, pwede nyo ilagay dito pati yung mga gamit. Ayan, pwede dyan. Tapos yan, naka-tubeless na din pala siya, guys. Ayan. Tapos ito yung kanyang brake. Ayan. Then ito naman yung upuan. Ikot tayo dito. Yan, adjustable to upuan na to. Ayan. Ayan, pwedeng pandalawan, pwedeng pang isa, isahan lang. Ayan, kapag gusto mo isa lang, hatakin mo lang. Kapag gusto mo namang dalawa, balik mo lang. Ayan, higit lang. Ayan. Tapos sa likod niya, meron din siyang basket na malaki. Halimbawa, nag-grocery kayo, pwede niyo siyang ilagay dito. Ayan. So ito na yung ating finished product ng bubong ng e-bike. So as you can see, gawa siya sa PVC pipe. Then yung bubong niya sa ibabaw is tarpaulin. Pwede din gumamit ng trapal kung may available na trapal. Wala kasi akong nabili ng trapal, kaya tarpaulin na lang yung ginamit ko. Yan, meron din siyang heat insulator para hindi masyadong mainit kapag sa araw. Ayan. Tapos ginamitan ko siya ng cable tie para gamitin pang fix dun sa trapal sa heat insulator. Ito pala yung bubong na kinustomize ko. And as I mentioned kanina, gawa siya sa PVC pipe. And then meron siyang
acrylic sheet na na-order ko sa Shopee. Salagang 330 plus yung delivery niya. Kaya makapal naman siya. So maganda siya. Then, so far, stable naman siya sa lubak. And tas mas magaan siya kaya hindi siya nakaka-affect dun sa battery. So ayun, ang may advice ko lang kapag gusto nyo bumili ng e-bike, piliin nyo is yung subok na at saka yung after sales, kasi ito yung nagkakatalo sa after sales. Yan, piliin nyo rin yung maraming branch sa location nyo. Alin mo, edit sa Laguna, maraming NWOW. So ayun, yung napili ko. Saka tingin din muna kayo sa mga FB page, saka FB group ng mga e-bike owners. Yun, pwede kayo dong humingi ng mga feedback or advice kung ano ba yung bagay na e-bike sa inyo. Ayun, makikita nyo doon maraming mga discussion. Yun, kung kumusta ba yung mga experience nila doon sa e-bike na ginagamit nila.